Mariana Trench ay naitalang pinakamalalim na parte ng karagatan. Ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa mundo ay may taas ng 8,840 metro. Ngunit ang naitalang lalim ng Mariana Trench ay 10,974 metro o halos 11 kilometro ang inabot gamit ang espesyal na sasakyan na tinawag ni Challenger's Team ay tinanggang ikuti na tao ang lalim ng Mariana Trench. 5 beses na mas mahaba sa Grand Canyon na matatagpuan sa bansang Amerika kung susumahin ay 20% pa lamang ng katubig ng dagat ang napupuntahan at naitatala. Kaya naman malayas ipagpahin kung ano ang meron sa 20% ng lalabi. Kaya naman sambahan niyo ako upang ating tuklasin ang 10 hayop na matatagpuan sa Mariana Trench. Dags na mga scientifico ang malapakpak na manipis nitong katawan. Sa unang tingin ay aakalain mong isang maselang buhay ng hayop sa kailaliman ng dagat. Ngunit huwag basta-basta makakamali na lapitan ito. Dahil ang asido ay nilalabas nito ay may kakayahang pupunaw ng bato. Ang mismong asido rin ito ay ang pupunaw sa mga hayop na namatay sa ilalim ng dagat. Kahit kasing laki pa ito ng isang balyena, kadalasang makikita itong pinagpipiestahan ng mga hayop na nahulog sa kailaliman ng dagat. Ang hukod na ito ay kayang tumunaw kahit pa ang balyena. Ito ay upang makuha nito ang mga laman na natitira na nagkasiksik sa kaibuturan ay namuhay. Gamit ang mga balahibong ng mga kamay, ito ay makikitang tila magbigiging sa ilalim. Ito ay ang kanilang paraan upang makakuha ng oxygen ng mga nating buhay. Matatagpuan sa ilalim na halos sa ang bukitang ipinangalan sa teleskopyo ay kakaiba sa loob na bukita. Ating nakasanay po ang bukita ay kadalasang nakikita na pagalagala sa buhanginan sa ilalim ng dagat. Ang teleskopyo Optimus ay palagi ang makikita kumalaboy sa kaliliman ng Mariana Trench. Kadalasang ito ay matatagpuan sa lalim na 6,500 talampakan. Ang katawan ng bukitang ito ay tila transparent. Walang kahit na anong kulay man, tila isa itong tela na dinadala ng alon. Sa gitna naman ng ulo nito ay makikita ang tila dalawang kifonitin. Ito ay ang kanyang mga mata at ito ay may kakayahang lumingon sa may likuran upang mas madali nito maiwasan ang mga nagbabadyang mga pangani. Number 3, Frilled Shark. Di gaya ng mga pating na kadalasan nating nakikita, ang frilled shark ay tila isang biro ng evolusyon. Ang katawan nito ay tila isang eel o isang iga. Ang mukha naman ito ay tila nabibinuha ng isang sinaunang dinosaur. Marahil dahil ang pating na ito ay produkto ng evolusyon na may 80 milyong taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ng pating na ito ay hinango dahil sa 6 na hanay na hasang na tanimay nito. Ang naitanang haba ng isang frilled shark ay umabot sa 6 na talampakan. Ang pangalan ito ay binubuo ng 20 hilera ng malakutsini yung talas ng ngipin. Ito ay pampirma-pirasuhin ito. At kahit na anong klase ng laman ang kanyang nangasabi, matatagpuan sa lalim na halos 5,000 talampakan. Ang pating na ito ay talaga namang nakiiwan sa lahat ng uri na pating na atin ang kadalasan nakikita. Number 4, ang deep sea hatchfish. Maraming isda sa karagatan at talaga namang kakaiba ang itsura. Ngunit malamang, isa sa pinakakakaiba sa lahat ay ang deep sea hatchfish. Ang balat nito ay tila makikutap na bilang. Ang katawan naman ito ay talagang napakaninis. Ang nakakatakot na itsura ng isda nito ay lumalaki lamang sa sukat na 6 na pulgada at may lapad lamang ng 5 pulgada. Mukhang napakasensitibo ng isda nito. May hahambi at ibabasa sa laki ng bibis nito. Ngunit huwag magpalit lang, ang deep sea hatchfish ay matatagpuan sa 6 na 5,000 talampakan. Ang katawan ng isda nito ay umiinaw din upang magamit ng mga panila at makaiwas sa mga nagbabalak sa isda. Number 5, ang gumfish. Ang itsura ng mga pati ay talaga namang nakakatakot. Ngunit ibahin ninyo
Park nila hinago ang itsura nito sa pelikula ng Alien. Ang mga muso nito ay balot ng mga matatalas na malakutsin yung ngipit ang mga mata nito at pinapataan ng isang tao na nilisig sa ganit. At higit sa lahat, ang pating na ito ay tila may patusok na ilong. Ang karaniwang pating ay tila kulay gray, ang kulay ng katawan. Samantalang ang goblin shark naman ay may pagkakulay rosas at balat. At sa laking umaabot ng 18 talampakan, ang higanting pating na ito ay matatagpuan sa Mariana Trench sa lalim ng 3,000 talampakan. Ngunit habang tumatagal at tumatanda, ang isang goblin shark ay mas malalim pa ang nararating ito. Number 6, Sea Devil Anglerfish. Isa pa sa mga isla na ang itsura ay hinago sa nakakatakot na halino. Ang itsura ng mga mata nito ay kung inyong titingnan ay tila nakatingin sa kalikuturan ng inyong kaluluwa. Ang mga ngipin nito ay kasing talas at tulis ng kutsili. Mabuti na lamang ay hindi gaano kalakihan ang isla nito. Ang pinakamalaking na italang sukat ay 8 pulgada ang laki at 7 pulgada naman ang haba. Ang paraan ng paninila nito ay sa pamamagitan ng pag-ilaw sa tila nakalapit na laman ito sa ulo. Kilala ang isda na madaling naaakit sa liwanag at iyon ay kanyang kinagamit upang mapalapit ang kanyang pagkain. Sa kanya ito ay nakatagi. Isipin nyo na lamang na ang mukhang ito ang inyong makikita bago kayong mawala. Talaga naman ito ay hindi magiging kaya-aya. Ang lahalimaw na isda ito ay matatagpuan sa Mariana Trench sa lalim na tapos panampakan. Number 7, ang bentongon. Ang jellyfish ay tila pang tinanaragatan at tila normal na makikita kung saan saan. Ngunit ipahinin nyo ang digyang bentongon. Karaniwan na ang digya ay nakikita sa ibang mga tubigan. Ngunit ang digyang ito ay inyong lamang matatagpuan sa lalim na 2,500 talampakan sa 5,000 ng dagat. Sinasabi ng mga scientist nagsisilbing paraan upang makapanila. Dahil ang katawan ng bentokono ay bioluminescence din, kakaunti pa lamang ang alam ng mga sentimiko at tungkol sa ligyang ito. Ito ay dahil na rin hindi basta-basta makakuha ng sample. Ito ay dahil sa lalim at kalagayan ng ligya kapag ito ay iniahon sa dagat. Number 8, a barrel eye fish. Ang ilaw ay isa sa pinakamadalang na nakikita sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, particular na sa kailaliman ng Mariana Trench. Ito ay nagtatakda kung sino ang kakain at kung sino ang magiging pagkain. Kaya naman ang barrel eye fish ay isa sa pinakakakaibang isdang natagpuan sa kailaliman ng Mariana Trench. Ang isdang ito ay may tila transparent na ulo. Ang mga kakaiba at sensitibo nito ang mata ay ginagamit upang mabilis na makita ang kakarampot na anino ng mga maninila. Sinasabi ng mga scientifico na ang gamit ng kanilang transparent na ulo ay upang makakulekta ng kahit na kakarampot na liwanag upang maaninag nito ang nagbabadyang panganib. Nang taong 1939 ang unang pasinayan ang ipinuturi ng isda matatagpuan ang barrel fish sa lalim ng 2,000 talampakan na tutulad ng Mariana Trench. Number 9, Dragonfish. Ang isang ito ay nilahinago mula sa isang masamang panaginip. Ang mukhang halimaw na isdang ito ay tinatawag na deep sea dragonfish. Ito ay may sukat na 6 pulgada at matatagpuan sa kailaniman ng Mariana Trench sa lalim na mula 700 hanggang sa 6,000 talampakan sa kalaliman ng dagat na kung saan ay halos wala nang masisilayan kahit na anumang liwanag at ang tubig sa lalim na ito ay malayo. Ang isda gaya ng deep sea dragon ay nakadepende na lamang sa bahagi ng kanilang katawan na umiilaw o tinatawag na bioluminescence. Ito ay tulad ng mga kemikal sa katawan na mga kapareho ng isda na nilalabas ng tila kakaiba at makulay na liwanag. Ito ay ginagamit din ng mga kapareho ng uri sa kanilang pakikipag-usap o di naman kaya ay sa kanilang paninila. Number 10, ang damo octopus. Ang maliit na mukitang ito ay may nakaibang anyo. Ito ay halos kabuha ng isang elepante. Ito ay dahil na rin sa malaking tenga nito na bahagi ng kanyang katawan. Ang cute na pugitang ito ay may sukat na aabot sa 12 pulgada. Lalo itong nagiging kakaiba dahil sa malambola nito mga
mata, natagpuan sa Mariana Trench sa naitalang lalim na 13,000 talampakan. Ang Dumbo Octopus ay talaga namang kakaibang nilalang sa kailaliman ng dagat. Ang hayop sa listahan ito ay iilan lamang sa mga hayop na natagpuan sa pinakamalalim na parte ng Mariana. Napakarami pang mga hayop na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa natin buksan nila isang paring hamon sa ating mga scientifico upang mas pagbigyan pa ang pagtuklas sa kung ano man ang nasa 80% pang nakagatang na lalabi. Hindi pa natin